kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi na mimili kahit pa na sino, pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Hapon po mga kababayan, kasama ko ngayon si Erna. Okay, kamusta ka? Okay lang po, sir. Okay ka lang? Yes, sir. Okay, isang linggo ba mahigit? Isang linggo lang naman, hindi tayo nagkita. But kumain ka na? Yes po, sir. Ah, Friday nga pala ngayon, so wala kayong pasok na. Oo, nakasi kami doon, sir. Sa bukid, no? Yes, sir. Ngayon. Ngayon na kayo, uwi? Apo. Sayang, no? Malapit lang ba dito? Murag 1 hour siguro, ay, sir. Ay, lalo pala, no? Okay, gusto kasing mamit yung parents mo. Si, ano sasakyan nyo? Baklay, sir. Lakad lang, sir. Maglalakad kayo? Yes, sir. Isang oras ang lakad? Yes, po, sir. Apag hinatid? Pag magsakyanan? Diri mo agi, sir. Dool ra? Mas dool? Pero mo baktas pa magyapon pa dos kuan sa amu, sir. Sudlunon niyo? At least medyo malapit-lapit. Oh. Kaya natin? Para kahit paano? Kunti na lang lakarin nyo? Yes, po, sir. Ha? Yes, sir. Okay, hindi ka pa kumain? Kumain. Nagkano, sir. Kumain. Ay! Dahil nila ako nagkipasarap ng ulam nyo. Pata. Sarap ba? Uy, may sarap din naman tayo. Ay. Yan na lang natin. Tanglan. Hati na lang tayo. Bakit tanglan na lang natin? Okay. Oh, sarap din, Day. Sarap din? Oo. Sopas. Sopas. Dang. Ang bilis? Ang bilis. Sopas sa bilis sa ubos. Okay. So, yun na nga. So, ikaw pala yung uwi pa ng bukid noon ngayon kasi Friday. So, tama-tama, pwede ka namin ihatid para at least makabilis tayo ng pagdating mo doon. Thank no? you po, sir. Mainit pa namang magbakalad, maglakad. Parang narating na natin yan. Nahan pa sa Marawi? Sa kwan, sir, kamiasungan. Pero sa matupira among kuan barangay, good. Among barangay. Pero maagian man tog kuan sakyanan, sir. Pagdating sa Matupi, baktas pa din pa ka. Mga pila ka oras. Wala pag motor dito? Wala, sir. Na maghahatid sa inyo? Wala kahit po, bayaran, sir. Ganyan? Abot, sir. Pwede magbaklay raman, sir. Layo, uy. Layo ba? Okay. So, wala ka ng ibang iniisip? Yes po, sir. Kasi nagbili kami ng bigas, sir. Mm-mm. Ano pa ang binili mo? Kasi yung mga damit ng kapatid ko, sir. Okay. Ano pa? Tapos, binilihan ko po ng bigas ng mga magulang ko po. Oh, ang bait mo. Dadalhin mo doon? Dili na. May tindahan dito, sir. Merong... Ah, doon ka nabibili? Yes po, sir. Ang galing mo itong bata na to. At least, hindi niya lang iisip yung sarili niya. Kundi rin yung kanyang mga kapatid. So, kailan nga yung exam niyo? Muragwa man ito nag-ingon ang kwan, sir, teacher. Okay. So, tapos bakasyon na ulit, di ba? Yes, po, sir. Okay. Saan ka pala mag-grade? Wala mong grade, ano ka na? 10, sir. Next so, pag-grade year. 11? Ambot, sir. Okay, yun nga din pala kasi si Ate. So, hindi mo na alam kung saan ka na mag-grade 11? Yes, po, sir. Kasi layo kasi, sir, ang kwan. Yung ano, paaralan dito. Kahit doon sa inyo, wala rin? Yes po, sir. 6 lang doon, sir. Ano taong ka na nga? 18. Ah, pwede na to. Sige, titingnan ko. Dahil scholar ka naman ni tita, titingnan ko lang nga para at least makausap na kita ngayon kung papayag ka dahil grade 11 ka na. Okay, ganito ang plano ko. Kausapin mo ang nanay mo at ang tatay mo. Dahil ngayon susunod na pasukan, grade 11 ka na, walang school dito. Kung dito ka mag-i-school, malayo din, parang ganun din ang sumatotal yung gagastusin. Pero teka muna, bago ko sabihin yung gusto kong sabihin. Paano kung hindi ka, paano itong grade 10 mo? At yung grade 11 mo, saan ka dapat papasok? Wala na? Wala na, sir. So mag-i-stop ka na talaga? Ambot, sir. Mangita siguro kuan, sir. Paagi nga, murang maka-school ako kuan. 11. Okay. So, kung hindi ka pala namin natagpuan, so, parang wala ka na namang pag-asang makapag-aral? Yes po, sir. Mm-hmm. Okay. So, ito, mabuti at natagpuan ka namin, no? So, at least ito na yung gusto kong sabihin sa'yo. Kung papayag ka,
kakausapin ko rin ang sponsor, si Tita Pibila. Dahil ikaw naman ang scholar na namin. At bukod doon sa ano, mamaya ko na sasabihin ng isa pang announcement. Okay, kung papayag si tita mo, ay si tita mo, sorry, si nanay mo, okay, sabihin mo ganito, sabihin mo. Di ba hindi mo, nasabi, dami kong pasakali. Teka muna, para gusto mas naintindihan niya, nasabi mo na ba sa nanay mo yung nangyari sa'yo ngayon? Yes po sir, kasi ano nanonood sila ng ano video. Ah, napanood nila? Yes po sir. Nahiya naman ako, napanood nila. Di joke lang. Okay, tapos, masaya sila? Yes po sir, kasi ano natulungan daw kami. Okay. Ayan, okay, ganito yung plano. Kausapin mo yung parents mo. Ito personally ha, tatanungin kita. Kung kukunin ka namin, dadalhin kita sa Maynila, sa Luzon ka mag-aaral. Papayag ka? Sa ako, sir. Papayag ako, pero sa magulang ko po. Iwan ka sa kanila. Okay. Ito tama-tama. Pag uwi mo, kausapin mo sila dahil napapanood naman nila kami. At maaarin yung kalkalin yung mga video namin. Pwede nyong makita yung mga taong natulungan at mga estudyante na nag-aaral sa Maynila. No? Yung yung batang nakwento ko sa iyo, si Miley, na sinib namin at nadala doon at hanggang ngayon nag-aaral, lahat makikita niyo doon, no? Yung mga scholar namin, makikita, kalkalin niyo ang video, makita niyo doon na totoo ang sinasabi namin. At kung kukunin ka namin, walang anumang mangyayari sa iyo kundi ang pag-aaral mo lang, ha? Okay? So kukunin kita, 18 ka na, hindi ka na namin kailangan ng permit. Napakadali mong dalhin doon. Dahil ito hindi minors, 18 ka na, may birth certificate ka na. Yes, sir. Pero hindi pa ano, sir, NSO. Oh. Ah, pwede na yan. Madali na natin kuhanan yan. Isang linggo lang yan, kunin na yan. Oh, mabilis lang yan sa Davao City. Diba? Okay, so kung papayag sila, kausapin mo, pwede na kitang dalhin sa ABRA ngayong susunod na pasukan. Kakailanganin mo lang birth certificate, transcript of records, and card. Good moral character. Okay? Yes, yun kasi yung mga kailangan natin pag-transfer. So, yung Form 137, so, ito yung medyo madidelay. Good moral, kailangan makuha. Card, importante. No? Para ma-enroll ka doon. Kung mag-grade, sayang, magaling mag-aaral eh. Diba? Tapos, diretso ka na doon na magka-college. Okay? Thank you po, sir. Kausapin mong mabuti ang magulang mo. Kung papayag sila. Dahil kapag hindi sila pumayag, yung chances na makapag-aaral ka, dahil ganun din kasi eh. Dito sa bundok, walang grade 11. Ang kailangan kasi, bago makapag-college, kailangan matapos yung grade 11 and 12. So, napakalayo na nila sa ibang lugar. Parang ganun lang din yon. Na lumayo ka, tapos nag-aaral ka. Diba? Ganun din naman. So, yun na. Kausapin mong mabuti. Masinsinan. Okay? Yes. Sinisigurado ko sa'yo na kapag nanuduon ka, magiging maayos ang lahat. Libre lahat, kailang nakatira sa bahay, mga luma din yung kasama mo, si Erin, si Badiday, si Marjorie, matatalino yon. Pagalingan kayo. Yeah. Hindi, si Marjorie magaling mag-aral. Top 1 yun. Eh, ikaw top 1 ka, line of 9 ka, so hindi ka na challenger ngayon. Di ba? Yes, sir. Kausapin mo mabuti, ha? Pagbalik ko, pwede mo kamang i-chat kung ano naging decision. Ha? Okay, at habang nandudoon ka, meron pa rin magsusupport sa'yo, okay? Dahil mayroong isang gustong mag-scholar pa ulit para sa'yo. O, diba? Ang galing. Susuportahan ka nito. If ever kasi na hindi tumayag ang parents mo, so talagang mawawalan ka na ng chance na makapag-aral. Diba? Malayo. Tama ba ako? Okay. Yan sila Sir Mac Jones, assist si Ma'am Mindalay Kawashima. So, ito na-fill upan na nila yung form. So, pag okay na, papipill upan ko din to sa'yo. Yung kailangan ko yung full name and signature. Tapos i-piprint natin, pipiramahan mo ito, ha? Yes. Pero, pagbalik mo na para makita ng parents mo na pumayag ka. At least itong allowances mo na ito, may papadala rin ito sa'yo dahil gusto ko nilang tulungan sa pag-aaral. Tabang doon ka nakatira sa ABRA, may allowance ka rin galing dito sa sponsor at yung mga galing din kay Tita Pibilad na support lang, pero at least may malaking tulong para sa'yo. Ano? Okay? Thank you, sir. Ang tanong lang, ha?
kung papayag ang parents. Ha? Yes, sir. Sayang, yeah. No? Sayang kasi siya. Napakatalino nitong bata. Yung mga ganitong bata, yung nakapanghinaya kung hindi matutupad ang iyong pangarap. Marunong ka na mag-Tagalog, di ba? Practice. More practice. Yes. Kasi yung mga kasama mo doon, magagaling na mag-Tagalog. Pag nandun kayo, pwede kayo magsalita ng liluma. Huwag nyo kakalimutan yung lingwa nyo kasi napaka-importante yun. No? Mahalin ang sariling wika. Diba? Magkakaiba man, di magkaintindihan. Kami, di ka. Obvious naman, di ka namin maintindihan kapag naglumad kayo. Pero, Pilipino tayo lahat. Diba? Okay. At mayroon pang nagpabigay dito. Tama-tama, uwi ka. O, nagpadala na ng tulong sa'yo si Sir Mac Jones at Mari. Ito na yung sponsor mo. Marami pong salamat sa 4,000. So, ginawa ko na itong 5,000 and dinagdagan ko pa na 1,000 ulit para sa iyong kapatid. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Thank you po. Thank you. Ito yung bigay mo sa kapatid mo. Ay, isang, kita ko yung kapatid niya eh. O, baka walang bakon. Bigyan mo ka. Yes po, sir. Bata. Tama ba yung bilang ko? Bilangin mo nga. 5, 4. Tama lang, sir. Hindi mo po nga nagbibilang eh. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tama? Yes, po, sir. Okay, okay, ito bigay mo tayo. Thank you, sir. Sige, at balitaan mo kami sa mangyayari, ano? Yes, po, sir. Okay. Sir, mabuti po siguro, sir, kung kayo po mag-usap sa parents ko po. Sige, isiset natin ng pagpunta sa kanila. Para ma-prepared namin. Kasi ngayon hindi pa kami prepared. Medyo malayo. Gagabihan din kami ng uwi. So, ipiprepared natin kung paano natin makakausap ang parents mo. Next week, half day ka. Parang wala kaming ano, sir. Pasok. Next week na? Next week, wala kaming pasok. Bakit? Holiday daw, sabi ng teacher. 6, 7, 8, 9, 10. Napakahaba nung holiday. Ramadan. Tapos, dire-diretso na yun sa araw ng kagitingan. So, mahaba yung holiday, no? Okay. Tama, mahaba nga yung holiday. Cellphone na lang. Oo, chat na lang tayo. Di ba may cellphone ka? Yes, boss. Binilang kaya kita ng cellphone. Okay. Wala naman naliligaw sa'yo dito? Wala, sir. Wala ka pong boyfriend? Wala po, sir. Okay. Paano mo ikinuwento sa mga klase mo yung magandang nangyari sa buhay mo? Magtatanong ba sila sa'yo? Yes po, sir. Paano ang kwento mo? Sabi ko na po na sobrang bait po ng Panginoon dahil dinala po kayo ng Panginoon para tulungan po kami. Kaya sinabi ko sa mga kaklase ko na dapat magsalig lang sa Panginoon. Yes po, sir. Okay, sa teacher mo, ano sabi ni teacher? Ang dami daw blessing sa akin, sir. Mm-hmm. Sabi ng teacher ko. Mm-hmm. So, di ba? Maganda rin kasi minsan ikukwento mo sa mga klase mo na yung kahirapan hindi naman talaga hadlang. Mahirap talaga. Pero sikapin, di ba? Maganda rin kasi yung minakita silang inspirasyon sa mga klase nila para sila rin ay nagpuporsige sa pag-aaral. No? At magkakilala sila ni ano? Ni Neri. Yes po, sir. Diba? Okay. Si Neri ay ano ba? Dadalhin ko na rin siya sa Maynila. Okay? Pero hindi kayo magkakasama. May iba kasing mga sponsor. Pero pwedeng may time na kayo ay magkikita. May group chat kayo. Magkakausap. So, luma din yung mga kasama niya. So, maganda. No? At least dito sa sitio nila, dalawa yung estudyante natin na nakukuha. Pansin niyo po mga kababayan, no? Na talagang yung ano namin, yung aim, yung kagustuhan namin, naka-focus. Oh, talagang nandiyan dumarating. Ang dami na nating scholar, no? Sa pamamagitan po noon, nabibigyan natin ng pagkakataon ng mga bata na walang kaya na makapag-aral, which is napakalaking niya impact po noon sa buhay nila. Talagang mahirap mag-aral kasi sa panahon ngayon na talagang napakahirap, mahal ang bilihin, dagdag pa yung tuition fee ng mga bata. So, mahirap. So, malaking blessing para sa iyo, no? Yes, po, sir. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon, kaya huwag mo kaming bibiguin, ha? And sana it's a good news na pumayag ang tatay at nanay, ha? Opo, sir. Isipin mo yung pangarap, ha?
Baka mamaya may manligaw sa'yo doon, sabihin mo hindi pwede. Ha? Alam ko naman na nalampasan mo na yun at nakaya na mo na. So hindi na pwede. Yes, sir. Okay. Pero halimbawa makaalis ka dito, ano yung mamimiss mo sa lugar na to? Yung ano po? Bundok? Yes po, sir. Ano po? Kasi doon parang ano, maraming ano, sasakyan. Sasakyan, oo. Dito is ano po, parang ayas po, malinaw. Oo, masariwa yung hangin. Opo, sir. Tahimik. Kaya mo ba malayo sa pamilya? Opo, sir. Para sa pangarap lang, sir. Oo, diba? Para sa pangarap. Yes, okay, sir. With ano yan, ha? Kaya ko, sir. Pinapatawa lang kita. Yes, sir. Okay. Maano ba yung dip-dip mo? Matatag? Kaya? Yes, po, sir. Sa bagay lang ng pagsubok, kinaya mo ito pa kaya? Yung mingaw sa pamilya, kaya? Kaya lang po, sir. Kasi may communication naman, ano? Po, sir. Okay. So, maiiwan dito yung kapatid mo, Eva. Malulungkot ka na? Opo, sir. Hindi mo alam ang gagawin mo pag naghiwalay kayo? O parang masakit sa dibdib yun, siyempre maghihiwalay kayo. Well, I know, ito yung pinaka-sad moment na nagagawa. Masakit din po sa amin yung pinaghihiwalay natin, pero ginagawa po natin para sa kanilang mga pangarap. Naintindihan namin yung mga iba, siyempre di maiwasan yung bakit kailangan kuhanin, bakit di na lang doon mapag-aral. May mga gandang plano kasi na huwag natin, kumbaga, grab the opportunity. Huwag natin panghinayangan yung mga ano. Kasi yun yung chance eh. Sabi ko nga maraming bata na nangangarap mag-aral. So, yun lang yung sad moments na talagang hindi namin kayang pigilan. So, kaya naman, mawawala din. Diba? So, okay, ngayon mag-practice ka na, naisipin mo na mawawalay ako sa pamilya, sa kapatid na lagi mong kasama dito. Ano? Yes, sir. Okay. So, yun. Aalis na kayo? Opo, sir. Okay. At anong parang oras na maglalakad pa sila? Kasi, pwede naman natin siguro next week ay mapag-usapan na. Basta sasamahan ka namin sa parents mo. Hindi ako matatakot. Sir. Ha? Opo, sir. Hindi matatakot na ipaglalaban natin ang karapatan mo. Ay! Parang hindi joke lang. Gusto kong mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Eh, no? Diba? Thank you po, sir. Okay, sa dami yung nakatira dito, no? Okay, kasi nakikituloy lang siya. Mahirap din na kasi pero nakikisama ka. So, pag nandun ka, konti na lang kayo. Okay? Sige, tago mo na yung pera mo. Sa ano po, sir? Sa ano? Next week siguro parang doon na kami magtira sa kuya ko po. Doon po. Saan? Diyan po. Kanilang bahayan? Kuya ko po. Ayan. Ah, sa kuya mo? Yes po, sir. Ah, dito pala nakatira ang kuya mo? Yes, sir. Okay. Oh, may ano lang. Ah, okay. Dito itong bahay. Hindi pa natapos kasi, sir. Alam mo dito po sa lugar na ito, mga kabayan. Oh. Talaga. Dito pa natitira. Yes po, sir. Okay. Anong next week na, sir? Next kapag week? Babalik na po kami dito. Okay. Hello po. Dito na po kami. Kay Kimarites lang po kami. Yun po. Sino ba ang kuya mo dyan? Yun po. Sino? Ah, ikaw? Yes po, sir. Ah, may asawa na siya? Opo. Sino asawa niya, ikaw? Yan po. Hello. Buntis ikaw? Babae yan? Nanagan. Oh, buntis si ate. Okay. So, dito ka natitira. Okay, so pag nag-aral ka na at umalis ka na dito, hindi ka na dito titira. Malaki yung bahay niyo dun. Ganyan, no? Tapos ganun, no? Tapos ganyan. Tapos ganun. Maganda dito sa lugar ninyo. Ay, may mais, oh. May lamang ba yan? Wala pa, sir. Parang ano pa. Maganda dito sa lugar po nila kahit ganito. Mainit na din, no? Sobrang init. Okay, sige. At sisimulan nyo na ang pag-aano. Okay, marami kong salamat ulit sa sponsor po natin. Thank you so much sa inyong lahat. Sa mga unang tumulong para sa kanya, marami pong salamat. God bless po sa inyo at din natin servant para hindi po pagigabihin. Marami pong salamat sa inyo. Bye-bye. Bye-bye. It ang panahon at kailangan mong magtipid ng kuryente. Huwag mag-alala dahil meron tayong solar stand pan. Pwede mo na itong gamitin gamit ang solar panel at pwede rin ito sa electric. Napakadali lamang nitong gamitin. Isaksak lamang ang cable ng solar panel sa stand pan.
ibilad ang solar panel direct sa araw. At ayan, pwede mo na siyang gamitin. Napakaganda nitong solar stand pan na ito at napakatibay. Meron na rin siyang ilaw at pwede ka ritong mag-charge ng cellphone. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na at mag-message lamang po kayo sa aming Messenger account at PBTIM Solar. Sa bawat order po ninyo ay malaking tulong po sa ginagawang pagtulong ng PBTIM. Maraming salamat po!